yan. Kasi dyan sa pagsubok na yan, guys, mas dyan ka, mas tatatag ka pa dyan. Ito nang sabihin tong mga pagsubok na ito, no? Unang-unang hawak ang pag-iisip ng mga tao. Kahit kayo, guys, eh, no? Pwedeng may negative po. Gawang nakakaalam sa sarili mo. So, ayun po yun, ha? Maghanda ka sa pagsubok na ito. May mga tao. Maraming pera yan. Kasi nakapagpatayo ng tindahan. Hindi ba pwedeng pinaghirapan niya muna yung pinangpagawa niya ng tindahan? So, hi guys! Welcome to my YouTube channel. It's me po, ano? Si Madam Dudes po ito. Ang content po natin is nagbibigay po ako ng mga inspiring talk about sari-sari store, mga ganyan-ganyan po. And then, sari-sari store vlog po tayo, no? At kung hindi niya pa po pala ako kilala, ako po si Madam Duday, ang super box po ng bayan, no? Gusto mo yun? So, ang topic natin for today is mga pagsubok sa sari-sari store, no? So, bibigay ako ng topic, wait lang, may pusa. Ayan na nga, yung pusa kasi baka mahulog yung mga devote natin. So, sa sari-sari store talaga, guys, may tinatawag tayo talaga na pagsubok. Natural ang pagsubok sa isang sari-sari store, guys, no? Dumadaan talaga 'yan kasi diyan sa pagsubok na 'yan, guys, mas diyan ka, mas tatatag ka pa diyan, 'yung sinasabi ko sa iyo, no? Kaya natural lang na may pagsubok. Ina-advance ko lang 'tong mga pagsubok na 'to kasi baka naranasan mo na rin 'tong pagsubok na 'to or baka bago ka pa lang sa pagsasari-sari store and para maiwasan mo rin, no? Kaya ina-advance ko nang sabihin 'tong mga pagsubok na ito, no? Unang-unang pagsubok para sa akin, ha, itong mga sasabihin ko, guys, dito sa vlog na to for today is, ha, para sa akin po to yung naranasan ko dito sa sari-sari store na mga pagsubok, no? And then mag-comment din kayo, guys, kung ano pa yung mga pagsubok din na pwede nyong ibahagi dito sa vlog natin for today. Gusto mo yun? So, number one ang pagsubok sa akin, no, dito sa sari-sari store, no? Para po ito sa mga bago nagsasari-sari store. So, ayun, guys, no? Unang-una to, guys, no? Unang pagsubok sa sari-sari store, yung mga nakapaligid sa iyong tao, no? Bakit ka mo? Kasi unang-una, guys, kasi hindi natin hawak ang pag-iisip ng mga tao. Kahit kayo, guys, eh, no? Pwedeng may negative po kayong sabihin sa akin, may positive po kayong sabihin sa akin. Ito, guys, base po ito sa karanasan ko, ah, mga tao sa paligid mo. Kasi sinasabi ko nga, guys, sa inyo na hindi pare-parehas ang utak ng tao. So pagka, kunyari, bago kang tindahan, ay, maraming pera yan. Kasi nakapagpatayo ng tindahan. Hindi ba pwedeng pinaghirapan niya muna yung pinangpagawa niya ng tindahan? Diba? Ayun po yung pinupunto ko dito, no? Maghanda kayo sa mga negatibong tao na makakita sa inyo, no? Kasi yung mga tao na yan is pagsubok po talaga sa atin yan, no? Sinasabi ko nga po, mas tatatag pa tayo dyan, no? Hayaan lang natin sila kumuda ng kumuda kasi alam mo naman sa sarili mo na ikaw yan, ikaw ang nakakaalam sa sarili mo. So ayun po yun, ha, maghanda ka sa pagsubok na ito. May mga tao, itchusera. Nasabi ko sa'yo yan, sisiraan ka kasi dinadaluyan kasi sila ng inggit. Ayun yun, guys, sinasabi ko sa inyo, ha. Hindi mo pi-please lahat ng mga tao noon na maghanda ka dito sa mga taong itchusera, di ba? Gusto mo yan, ha? So yun, ang gagawin mo lang dyan, guys, mag-focus ka lang sa kung anong merong ka muna, no? Kasi pag nag-focus ka kung sa anong merong ka, kusa naman mabibigay sa'yo yan, no? So ayun ang ano, number one ko, maghanda ka sa mga taong nakapaligid sa'yo. So number two tip na pagsubok. So thank you po pala sa sponsor nating damit, no? Ayan. Sinuot ko na po, isa-isa po sinuot ko yan. Green na tayo ngayon, naka-green. No? So, number two na pagsubok, guys. So, ewan ko, guys, ha, kung lahat po nakakaranas nito sa sari-sari store, ha, luma or bago, baka nakaranas ka na rin ito. Ito pang pagsubok natin, guys, no? Maraming mga buguit. Diba? Comment down below kasi pinag-usapan namin to ng team kasari ko, no? Sabi ko, akala ko na ako lang din ang nangyayari rin pala sa iba, no? Wait lang. So ayun nga, guys, no, nag-usap-usap kami sa group chat namin ng mga vlogger dito, no, nakakaloka. Basta alam niyo na kung sino yung mga ka-team ko dito, no. So ayun, ang problema talaga is yung mga daga na maliliit, mga buguit, no. So ayun yung pinaka-problema. So alam niyo ba, guys, ang solution diyan is kayo pa rin ang makakahanap ng solusyon, guys. Kasi unang-una, yung sasuggest ko kasi, 'di ba, minsan hindi naman nila gustong mag-alaga ng hayop na pusa, no? So
ikaw at ikaw din ang makakahanap ng solusyon kung paano mo gagawin yan, no? Kasi may mga bagay-bagay kasi sa atin na pag hindi pa nangyayari, hindi pa natin ginagawa. I mean, 'di ba, hindi pa nangyari na nasiraan ka ng ano, ng kagat ng daga, na 'di ba? Nakagatan ng item yung daga, ay nakagatan yung wait lang. Yung item mo nakagatan ng daga, 'di ba? Binaliktad ko kasi. So kasi pagka ganung proseso, guys, is ganito yung nangyayari sa atin. Yung mindset kasi natin, guys, is hindi mo pa gagawin pag hindi pa nangyayari. Ayun, alisin mo na rin pala yun. So, sinasabi ko tong advance na tong tip na to para gawin muna kung ano yung mga dapat mong gawin sa sari-sari store, no? Kasi ganun tayo mga Pilipino, hanggat hindi pa nangyayari, hindi pa natin ginagawa. Kaya itong mga tips na to, guys, is ina-advance ko para sa'yo. So, ang ginawa ng iba namin kasari is bibili sila kasi ito, investment na rin to para hindi sila makagata ng mga daga. Yung mga, yung... Parang binili ni Ate Rochelle Edades tsaka ni Mami pa, ni Family Cruz vlog ni Ate. Yung lagayan po na ano, ilalagay ko lang sa screen, no. Yung lagayan po na plastic, yung apat na layer 'yan. So ilalagay na lang po natin sa may ano. Ayun po yung ano nila kasi ayun yung ibang ibang vlogger lang kasi ayaw mag alaga ng pusa. Kaya ayun po yung naisipan nila, no, magi-invest na lang sila. Mahal pero pang matagalan naman po nilang magagamit yon. So kung bago kayong sari-sari store at nakaranas kayo ng mga ganito, lahat naman siguro nakakaranas ng ganito ng mga bugwit-bugwit, eh, no? So ganun po yung gawin nyo kasi kayo pa rin po yung choices nyo. Kung ano yung choice nyo, pusa ba? O yung organizer, diba? Ay, mamili na lang po kayo doon. So kasi ang advantage ng pusa, kahit nakalagay dito sa net lang yung mga ano mo, hindi naman siya dadagain. So sa akin, guys, 'di ba? Ang nakita niyo ang dami kong paninda. So hindi walang daga dito, ayun ang maganda kasi nung walang daga. Oh, tama, walang daga. Kasi, guys, alam niyo ba nung bago-bago lang ako doon, ay nako, ayun din lang sakit ng ulo ko yung mga bugwit, no? Pero ang best solution ko talaga, nag-alaga talaga ako ng pusa. Pero sabi ko nga po, yung iba hindi naman kasi kayang mag-alaga ng pusa kasi hindi nila kaya yung smell nung pupo ng pusa kasi mabaho po talaga. Kaya ang ginagawa ko, gumawa ako ng parang buhangin na dun siya tatay, dun naman siya tumatay. So pinapalit-palitan ko rin. So pangatlong pagsubok, no, sa lahat ng sari-sari store owner, nangyayari talaga to, guys, ha. Yung hindi natin inaasahan na may mangungutang talaga sa atin, no? Maski pamilya, no, kamag-anak, kaibigan, may mangungutang talaga sa atin, no? So yun nga, guys, napull na yung memory ko kaya bigla tayong nahinto, no? So sinasabi ko sa inyo, guys, no, ang pagsubok din dito sa sari-sari store is meron at meron talagang mangungutang sa iyo, no? Kilalanin mo muna yung mangungutang sa iyo. Wag ka mangungutang kasi wag ka magpapautang. Bakit ka mo? Kasi mahina lang ang kitaan dito sa sari-sari store, lalo na pag pakonti-konti lang yung binibili mo. Ayun po yung ano, yung pagsubok dito sa sari. Pinakapagsubok yun sa sari-sari store kasi lahat tayo kasi maramdamin tayo, no? Maungutan lang tayo minsan, no? Kasi naaawa tayo, ayun, no? Pero dapat yung awa natin niyan, guys, maging lesson din para sa atin, ha? Magbigay tayo ng limitasyon sa pagpapautang kung hanggang magkano lang ang pwede mong ipautang para hindi masakit po sa inyong kalooban pag nagpautang kayo or hindi kayo mabayaran. Kasi nangyari na po talaga sa akin to na nagpautang talaga ako. Malaki. Tapos hindi na ako binayaran. O, diba? Gusto mo yun? So, ayun na, sa mga bago at mga lumang nagsasari-sari store, ito po yung pinakadabis na pagsubok natin, yung pagpapautang sa mga ating mga customer, no? Kung kaya nyong maiwasan ang pagpapautang, go nyo, no? Kasi magdagdag na rin kayo, guys, ng mga ano pa, mga pagsubok nyo dyan sa sari-sari store nyo. Kung ano pa yung mga pagsubok nyo na pwede natin pag-usapan dito sa baba ng video, guys, no? Nakakaloka po talaga ang utang. Kasi ang utang na to, guys, pag hindi mo na-handle, no, ikalulugmok ng tindahan mo yan. Sinasabi ko sa inyo, mga ka-SB, mga ka-super, di ba? So ito ang lesson natin for today, mga pagsubok sa ating sari-sari store, no? Kung nakaka-relate ka, please like, share, and subscribe my YouTube channel para updated ka sa mga bago kong video, no? Kapi-kapi tayo, guys, no? So kahapon, guys, di ba nga, ito, ha, sasabihin ko sa inyo talaga yung totoo, ha? Kahapon, maaga ako nagsara kasi bakit kamo, no? Yun na nga, makulit tayo, eh, no? Sinita, kasi yung mga ano dito, ang kukulit. Sinita kami ng ano, ng barangay. Ang kukulit kasi ng mga ba to? Ng mga nagiinuman dito. Sabi ko, hindi nga pwede mag-inuman sa harapan. So ayun, binabaan kami ng barangay nga. Yun, pinagalitan ng lola mo, di ba? Pero ganun naman talaga, syempre. Pwede naman po kaming magbukas.
bukas ng late. So, ang ginawa kasi ng mga tambayers dito, dito sila nag-inuman sa ano. Ayan, isa pang pagsubok yun, guys, ha. Wala naman kaming ano dito, wala naman kaming curfew, no? Ang problema po kasi, guys, ang ginawa nila, sabi ko, huwag mag-inuman dito sa harapan. Pwede dito sa gilid, dito sila sa may looban. So, ang ginawa nila, makukulit yan. Pagsubok dito sa may sari-sari store, no? Nakita tuloy ng barangay, binabaan ako ng barangay, no? Ayun. Sabi niya sa akin, sir, pwede naman pong magbukas, pero bawal po magpatambay. Sige, opo sir. Gumano na lang ako, sumagot na lang. Opo sir, sensya na sir. Talagang pag nagiinuman talaga, dito sa loob dapat. Dito kasi meron kaming espasyo dito eh. Dito ko sila pinainom. So, ang kukulit ng mga pinsan ko, dito nagiinuman sa harapan. Diba? Sabi ko, ayan na, sinasabi ko sa inyo. Pero, wala na sisihan eh. Kasi nandun eh. At least, diba, sinasabi ko nga ayan. Pagsubok, diba, marunong ka rin dapat makipag-usap kung sinong matataas ang nandito sa labas. Ayun yung pinakamaganda nun, no? So, pasensya na ho. Ganun na lang. Siyempre, ganun na lang po yung sasabihin natin na pasensya na ho, no? Sa ulitin, hindi na po mauulit, no? Makipag-usap tayo ng malinaw. Dun, kung kahit sinong matataas dyan, no? Nadadaan naman po sa pakipag-usap, eh, no? So, yun. Sinabihan ko yung mga pinsa ko, 'di ba? Sabi ko sa inyo, no. Hindi ko naman sila pinagalitan na ano na. Pero okay lang naman 'yun kasi ayun nga sinasabi ko, no. Hindi tayo ano. Yung sinasabi ko na hindi tayo gagawa pag hindi pa natin nararanasan, 'di ba, no? Ayun, naranasan ko ngayon, oh. Alam ko na ngayon kung paano ko i-handle ngayon, 'di ba? May mga pagsubok talaga na ganito, no. Kaya minsan sa atin dumadaan talaga yung pagsubok, pero yung pagsubok na yan, sabi ko sa inyo, guys, mas tatatag ka pa dyan, mas malilinawan pa yung utak mo, no? So nangyayari na talaga to, itong mga bagay-bagay nito sa akin, guys, no? Kaya sinasabi ko naman sa inyo na baka rin mangyari din sa inyo, guys, no? Para maiwasan nyo kahit papano. Ay, napanood ko yung vlog ni Madam Duday na ito nangyari na sa kanya, ano yung gagawin ko, no? Ganun, makipag-usap ka. So sa mga utang-utang, guys, ha, sinasabi ko sa inyo, tatlo lang to, guys. Sa mga utang-utang yon, magbigay kayo ng limitasyon, ha. Yan, yung mga tao sa paligid nyo, hindi pare-parehas ang ugali nyan, guys, no? May diyan kayo mag-ready kayo sa mga tao, mga ganyan, no? Kaya kailangan matatag yung kalooban nyo, kahit anuman sabihin nila. Kasi unang-una, guys, ikaw lang at ikaw lang ang nakakaalam sa sarili mo. Huwag mo silang intindihin. Hanggat tama yung ginagawa mo, guys, go ka lang ng go, no? Yung pangatlo, yung, di ba, utang-utang. Ay, yung yung pangalawa, yung sa mga kagat-kagat ng mga daga-daga, di ba? So ayun, mamimili ka lang dun, guys, or organizer or mag-aalaga ng pusa, no? So sa akin din, guys, ito pa, guys, advance ko pa rin sa inyo na pagsubok, no? Dahil nga, di ba, sinabi ko, ito, ha, hindi na ako mahiya sabihin sa inyo. Dahil nga ang dami ko dating binibili na karang taon, di ba, karton-karton. So ang nangyari talaga, guys, is na-expiran ako ng Milo. Yan, sinasabi ko na po yung totoo, ha. Like, kasi sa tindahan talaga is may time talaga na mahina talaga, guys, no? Kaya ikaw rin ang makakaalam, kalmahin mo lang yung mga produkto mo. Huwag ka masyado rin mag-stock. So ito po yung yung karanasan ko, guys, ha. Nag-i-stock naman talaga ako dun sa mga sigarilyo na talaga. Diba napansin nyo, mas marami na akong binibiling sigarilyo. So ayun yun, guys, no? So ikaw pa rin ang magkakalma sa tindahan mo. Ikaw pa rin ang makakaalam kung ano pa talaga yung talagang mabenta, no? Yung Milo ko kasi, guys, ang dami palang laman nun, ha. Correct me if I'm wrong, ha, nasa 200 plus yata ang isang box, no? Hindi ko lang alam, 200 plus, no? Correct mo na lang po ako, no? Nakalimutan ko na kasi, no? Nakaraang taon pa yun, eh. Na-expiran po ako ng napakadaming Milo. So, ganun talaga, no? Sabi ko nga sa inyo, pag nagnegosyo ka, may risk. May risk talaga yan. May mga pagsubok talaga yan, no? So, syempre, sa pagsubok na yan, di ba nga, sabi ko nga sa iyo, mas tatatag ka pa. Mas malalaman mo yung mga gagawin mo na. Diba? Kaya nakakapagbigay ako sa inyo ng mga tips kasi nangyari po ito sa aking sari-sari store. Ang dami kong ngawa, no? So, yan, guys, magbigay kayo ng mga pagsubok nyo rin dito sa sari-sari store. Kung ano po yung mga karanasan nyo sa sari-sari store. Hanggang dito na lang po, guys. Ito na po yung yaw-yaw natin, no? Baka nakarelate ka, please like, share, and subscribe naman po yung YouTube channel ko para updated ka sa mga bagong yaw-yaw at mga bagong video ko. Maraming salamat po. God bless, guys. Ito po si Madam Duda na nagsasabing magsipag, magsikap. Yan. Para marating po natin ang ating kaparoroonan sa ating buhay. Thank you. Bye-bye.